kanimo man na ang magkaroon ng higit sa isang asawa, ni para sa kanino mga babae na magkaroon ng higit sa isang asawa sa isang panahon. Timer, pwedeng isang Mr. One Time o isang Mrs. One Time. Ang pag-aasawa sa isang lalaki at sa isang babae. Hindi nakita o hindi naisip ng crafters of our confession of faith ang question on homosexuality. Katulad ngayon sa ating kapanahunan na very hot issue sa ating lipunan. At may mga bansa na nagli-legalize ng same-sex union and the United States. Corrupt and depraved society as it is right now ay nag-endorse na or nagli-legalize ng same-sex marriage. But the framers of the confession never had it in their mind, it never crossed their mind an issue on union between same sex or man and woman and woman. So let us uphold to what the Bible, to how the Bible defines marriage, and that is a union between man and woman. Ulang pa nga yung ano na yan eh, ulang pa nga yung definition na yan. What is marriage? Siyempre, i-state natin yan in a sentence, marriage is a union between a man and a woman. Kulang pa. Marriage is a union between a man who is a sinner and a woman who is a sinner. So, dalawang makasalanan, nag-iisang tigdib, nagsamang dalawang makasalanan, biyaya ng Panginoon na ang dalawang makasalanan na nagsasama ay magtatagumpay. So it's only by the grace of God. Huwag natin kalimutan yun. Hindi lang ito union between a man and a woman, but a union between a man who is a sinner and a woman who is a sinner. At dahil makasalanan, merong selfishness, merong pagiging makalaman. Kaya, clash ang marriage. Now, what is a family? A family is composed of a father, a mother, and children. Kulang ang definition. A family is composed of a father who is a sinner, a mother who is a sinner also, at kung dalawang mga anak, dalawang makasalanan anak. So, apat na makasalanan na nagsasama sa isang buong. Biyaya ng Panginoon. Biyaya ng Panginoon. Alam natin yan, ang mga magulang, alam natin, ang mga anak natin, hindi po mga anghel. Sila po ay mga little demons kung sila pa ay bata pa. Na meron sa kanilang kalooban and the very first language ng kanilang puso ay ayoko. Yun ang pinaka-language ng kanilang isipan. Merong iuutos sa magulang sa kanila, ayoko. Yun. Ay, hindi nagpapasako. Hindi nagsasubmit sa utos ng magulang. That is the definition, at least the spiritual definition of what family is. And Christian people as we are, I hope that we uphold our prayers, our family constantly in our prayers. I hope that you see the necessity of praying constantly for our marriages and our family, because we cannot triumph or survive in our marriage and in our family kung hindi po sa biyaya at tulong ng ating Panginoon. In fact, maraming mga families na naging dysfunctional. I heard of one, some testimony ng dating kasamahan sa trabaho, mama police. So walang ugnayan sa mga anak. Para lang daw sila ng lodgers, nagtudorm sa kanilang bahay. Come and go. Walang relationship, walang bonding, walang lahat. Dysfunctional family. No affection whatsoever. Meron din tayong pintang pag-ina sa district, nag-date pa silang dalawa. Pero hindi naman talaga lang yung isa-isang ano. Sa ano, gadget. Wala talaga. Kumain sila, order ng pagkain. Kinain nila yung pagkain. Makapag kumakain sila. Nag-banding pa yung magnanay, pero wala talaga yung banding na nangyari. Nakuha po natin. So, ang gadget ay nag-invade sa ating tahanan. At yun ang dahilan kung bakit nahandangan ang ating pag-iisa or
relationship within the family. Sana po ay nakita po natin, marriage is a lifelong commitment, or it is a lifelong covenant. Covenant kasi ang ano eh, ang tawag sa Bible, sa marriage. Pakikipagtipan. At ito po, kumbaga, kung ang building contract na magre-renta ka ng building, 10 years contract, long-term lease, walang ganun sa marriage. Ang marriage po ay lifelong covenant between one man and one woman. Matthew chapter 19, verses 5 and 6. From the mouth of our Lord Jesus Christ Himself. Matthew chapter 19, verses 5 and 6. At ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. At kanyang sinabi, dahil dito iiwan ang lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa, ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa kundi isang laman. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag papagkiwalayin ng tao. Whatever God has joined together, let no man separate. And then our confession tells us that marriage, it is not only a lifelong covenant between one man and one woman, it also means that marriage is monogamy. Monogamy. So iisang lalaki, iisang babae. It's monogamy. Sa Islam society, allowed sila four wives. Isang lalaki, allowed to have four wives. At kung gusto pang mag-asawa ng panglima, kung nanaisin ng lalaki na makapag-asawa ng panglima, i-divorce yung isa para ma-accommodate yung pang-apat. So, very stressful. Napanood natin yung dokumentary ni Sandra Aguinaldo. Mahilig kasi tayo dyan ng dokumentary tungkol sa mga kababayan natin na naging break sa gulong pananampalataya. Stressful ang relationship ng apat na asawang babae. And then, di-divorce yung isa nga kasi gusto pang mag-asawa ng mas bata na babae. But the Bible clearly tells us that there should only be one man and one woman in marital union. Siguro, magtatanong kayo, bakit nangyayari yung sa Old Testament, si David maraming asawa, si Solomon maraming asawa, sinagot naman ni Jesus eh, because of the hardness of their hearts. What's good in the Bible is that it doesn't pretend. It doesn't pretend. Nire-record ng Biblia ang mga pagkakamali ng mga kahit mga lingkod ng Diyos sa lumang lima. Hindi natin tinatakpan. We do not make it appear that they are men and women na mayroong halo sa kanilang ulo. And they suffer. Natikman nila ang consequence ng kanilang katigasan ng kanilang ulo. Si Solomon, meron siya 700 wives and 300 concubines. Now, kung realistic natin pag-usapan yan, nasipingan niya yun lahat or nakasama niya yun lahat. It was more of political. It was more of political move. Kunyari, asawahin yung isang ano para sa pagpapalapad ng kaharian. But again, Solomon fell because of that. Now, there was one who captivated his heart. Yung Egyptian ba yun? Egyptian woman? Ayun. Pinagtayo niya ng palasyo, pinagtayo niya ng... And then he compromised. Bukan sa nagtayo ng palasyo para sa Diyos-Diyosan ng Egyptian wife. Dangerous. Pero nilinaw, tinuwid. Kaya nga mayroong bagong tipan eh. Kasi hindi nila kinig yung lumang tipan. Sinabi yan sa Hebrews chapter 8, kaya mayroong bagong tipan. At dito, linansya lahat sa bagong tipan. Kung wala pang defect ang lumang tipan, hindi na sana nag-establish ang Panginoon ng bagong tipan. So, linansya lahat ng Panginoon. It's one man, one woman, and believers only union. Ano sa'yo, believers?
be not unequally yoked with the unbelievers. So marriage is a lifelong covenant between a man and a woman wherein God is a witness. Ang Panginoon po ang saksi. Natandaan po ninyo yung pag-aaral natin sa chapter 23 on lawful oaths and vows. Malakay chapter 2 verse 15. Sa pag-iisang dibdib, ito ay isang tipan, ito po ay isang vow, ito po ay isang palata na ang Panginoon mismo ang saksi. Sabi po dito, Malakay chapter 2 verse 15, ngunit wala isang gumawa diyon na mayroong nalabing espiritu. Ano ang kakabay ng binasa ko? Ano ang ginawa niya noong naghahatap siya ng lahing makadiyos? Kaya tingatan ninyo ang inyong espiritu at huwag nang hayaan kung sino man ay magtaksil sa asawa ng kaniyang kabataan. Pa-transition na kasi ang buong Malakay. Pa-transition na from the old covenant to the new covenant. In fact, ang ministry ni John the Baptist closely resemble or closely associated with the prophecies of Malakay. Ang ministry ni John the Baptist. Siya yung Elijah. Si John the Baptist, hindi lang yung John the Baptist. He was John the Reformed Baptist. Reformed Baptist, siya yung pinag-aon ng Reformed Baptist. I'm just kidding. Ha? Seryoso akin na yun. Seryoso akin na yun, ano? Oh, he was John the Reformed Baptist. Kasi ang mentality ng mga Hudyo, lahi kami ni Abraham. So meron sila, ano? Meron silang advantage kasi lahi sila ni Abraham. Genealogical. Baga, physical lineage of Abraham. So parang mayabang sila, maangas. Sabi ni John the Baptist, ang ano sa Tagalog yung angas? Axe. Palakol. Ang palakol mo ay handa nang iputol sa ano. And God can raise up children of Abraham for himself. Ang palakol ay ano, puputol nila. So, meaning to say it's not biological. Inintroduce yun ni John the Baptist. Siya ang pinakaunang nag-preach na ang lahi ng Panginoon ay hindi biological. Ang children of Abraham ay hindi biological. So he was not just John the Baptist. He was John the Reformed Baptist. The Reformed niya ang pangunawa ng mga that was only healing hand. Pero my sense. Sige na. So ang ministry ni Malakay ay associated sa ministry ni John the Baptist. It is a lifelong vow. Sa marriage, ang lalaki at ang babae ay tumatawag sa Panginoon bilang saksi ng kanilang panata sa isa't isa. They vow to each other. Itinatali nila ang kanilang sarili sa isang panata sa presensya po ng ating Panginoon na sila ay magiging matapat sa isa't isa. Ang marriage, kailan po ito inumpisahan ng Diyos? Kailan po in-institute ng ating Panginoon ang first marriage? Doon po sa Garden of Eden. Bago pa nahulog ang tao sa kasalanan. Now, lilinawin po natin kasi meron mga galing sa kumbento na naging Christian, naging mananampalataya, galing sa convent. Meron talagang very subtle teaching sa kanila na ang sex is sinful. Meron talaga na kahit meron silang husband galing sa kumbento, every time na merong intimacy between the husband and the wife, parang dala-dala pa rin nila yung konsepto galing sa kumbento that sex is sinful. How could it be sinful when it was God who instituted it? Ang Panginoon, bago pa nahulog ang tao sa kasalanan, there was already an intimate physical union between Adam and Eve. Meron na. Hindi po ito sinful, ang Panginoon po ang nag-disenyo nito. Before the fall on the sixth day, siyempre, pinatulog ng Panginoon si Adam, and when he awoke, kailan ba yung nangyari? Hindi sa pang-walong araw, hindi sa pang-pito, hindi sa pang-siyam, pang-sampu. On the sixth day, nangyari yung nilikha ng Panginoon si Eve.
The Lord wanted to find Adam a mate. Kaya dinala ng Panginoon sa harapan ni Adam lahat ng mga animals. Genesis chapter 2 verse 20, please turn there. Genesis chapter 2 verse 20. At pinangalanan ng lalaki ang lahat ng hayop at ang mga ibon sa himpapawid at ang bawat hayop sa parang, subalit para sa lalaki ay walang makitang katuwang na nababagay para sa kanya. Subalit, so double purpose pala ang pag-present ng Panginoon kay Adam sa mga animals. God brought the animals to Adam first in order for Adam to exercise dominion over the animals. Kaya kung ano yung ipinangalan niya sa hayop, yun ay yung naging pangalan. So that was manly dominion. But the implication, because of the word subalit, the implication is pinakita ni ng Diyos kay Adam ang necessity of having a partner, a mate. Kasi subalit, wala siyang nakitang saan sabi nito? Subalit, para sa lalaki, walang nakitang katuwang na nababagay para sa kanya. So, double purpose. Present ng Panginoon yung mga animals for Adam to exercise dominion. And you shall have rule over the animals. Yung sinabi sa Genesis chapter 1 verse 27. But the second purpose of God in presenting all of those animals to Adam is for Adam to see the need and to convince Adam that none of those animals could be a suitable partner for him. And in many societies, ay legalize ang bestiality. Alam niyo yung bestiality? Sexual intercourse between man and animal. Such very disgusting. Walang suitable partner. Now, because of the fall of man, niyari po bestiality. Merong mga society na nag, I think that was Sweden, na nagpalabas sila ng batas na illegal bestiality. Dito sa Pilipinas, hindi issue kasi influence tayo sa ano, sa Christianity, kahit papaano. Kung papaano na lang kung walang trace ng Christianity, walang influence sa ating bansa, eh, we might end up becoming like that nation na kinakailangan pang magpanunggalan ng batas na ipinagbabawal ng Christianity, siguro for medical reason. But sa Genesis pa lang, kinakandel ng bestiality. Kasi present na nga ng Panginoon kay Adam ang lahat ng mga hayop, subalit walang natagpuang suitable mate for Adam. And therefore, according to the Bible, the Lord put Adam to sleep and made a woman from his side mula po sa kanyang tadyang. At nilikha ng Panginoon ang tao, ang woman na merong parehong likas kay Adam, parehong likas, and yet different. Parehong likas, parehong being, parehong nature, and yet different. And with different parts which complement each other. Genesis 2:22. Hindi ito exact, ha? Merong resemblance. The key word is resemblance. So, the same as far as being is concerned, as far as quality is concerned, merong soul, merong emotion, ganon, pareho, and yet different. So, ibig sabihin, hindi siya homosexual. Kasi ang homosexual, exactly the same. Pero ang language of verse 22, kaya pinatulog ng mahimbing ng Panginoon, 21 ng Diyos, ng Panginoon Diyos ang lalaki at habang siya ay natutulog, dinuha niya ang isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang laman sa lugar na iyon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoon, ng Diyos sa lalaki, ay ginawang isang babae. At dinala, sana yung nagsabi, it is not good for a man to be alone. Paki verse 18 ba yun? Aha, ito verse 18. Hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa.
siya ay gagawa po ng isang katuwang na nababagay sa kanya. Katuwang, pag-aralan natin ang Greek, ang Hebrew language. Kung anong ibig sabihin ng katuwang dito. Counterpart. Sa Greek, sa Hebrew language. Bakit palagi ako ng Greek? Sa Hebrew language, katuwang, counterpart. Counterpart, pero hindi siya exactly identical. So, the same yung being, the same yung emotion, the same, suitable, helpmeet, nababagay kay Adam. But it's not exactly the same. It's not exactly the same. And therefore, it's not homosexual. And herein, nakikita po natin ang pag-institute ng Panginoon ng marriage. Finally, nakatagpo, naging makata si Adam mamaya. Naging makata siya. Nakikita niya si Eve for the first time. He burst into poetry. He burst into poetic language. So, in-institute ng Panginoon ang marriage. Adam had finally found someone like him. Yet, at the same time, not exactly like him. He has finally found someone like him, but not exactly like him. The mate of Adam was to be a helper fit for him. Nababagay para sa kanya. Ibig sabihin ng helper fit for him, from the word itself, from the design itself, ang babae ay nilikha ng Diyos in order to assist Adam and to complete Adam. In order to assist Adam and to complete Adam. Sa ESV, tama yung translation ng ESV, a helper fit for him. NIV, a suitable helper. Kailan din? ISV, companion corresponding to him. ISV, medyo ano na, medyo paraphrase na. NET, companion who corresponded to him. Pare-pareho sila, paraphrase versions. NASB, tama ito. Katulad ng ESV, ito kasi yung mga good translations eh. NASB is a helper suitable for him. Di ba? A helper fit for him according to ESV. And then, King James Version, na mahirap na version unawain, it's a good translation ha, para sa mga KJV only, hindi po tayo nagbabatay sa King James, kundi nagbabatay tayo sa Hebrew and Greek. Admittedly, King James is a good translation, one of the good translations of the Bible, but we have to move on from King James personally, because reading King James is just like eating a fossilized pandesal. It's pandesal, but it's fossilized. With all of those archaic, not Victorian English, but archaic English. 1611? English? Medyo mahirap siya. Sabi ng King James, unhelped meat for him. Unhelped meat for him. M-E-E-T. Sa modern English, ang ibig sabihin ng meat ay i-meet mo ang isang person. I-meet na kayo sa isang lugar. So Adam and Eve, as far as their nature is concerned, yung kanilang likas, equal po si Adam at saka si Eve. As far as their value in the sight of God is concerned, equal po sila in value. As far as being is concerned, equal po sila ng being. Si Adam ay hindi po superior kay Eve when it comes to nature, value, and being in the sight of God. Hindi superior si Adam. But, kinakausap po natin ngayon yung mga feminists dyan. But, as far as authority and leadership is concerned, Adam is superior to Eve. As far as authority and leadership is concerned, the husband is the leader over the wife. If both the husband and the wife are leaders with their respective independent autonomous governments, there is anarchy in the household. Anarchy, each one is his own leader.
Going back to the book of Judges, ano sinabi sa ano common theme, Brother Jeff, sa Judges? Paulit-ulit na pinanggit. Anarchy. And there was no king in Israel at that time, and everyone did what seemed right in their own eyes. I, a woman, hear me roar in numbers too big to ignore, and I know so much to go back and pretend. Kinakanta yun sa atin, sa US. Because I've heard it all before, that I went down there on the floor, and no one's ever gonna put me down again. Oh yes, I am wise, but it's wisdom born of pain. Hindi nakaka-relate yung mga kabataan, mga oldies lang nakaka-relate. Yes, I paid the price, but look how much I gain. If I have to, I can do anything. I am strong. I am invincible. I am woman. Sige, magbuhat ka ng 10 tonelada ng ano. Magbuhat ka ng isang sakong bigas. Isang sakong bigas. Tingnan natin yung sinasabi mo, I am strong. I am invincible. I am woman. Hindi po. Malinaw ang language ng scriptures at tanggapin mo natin ito ng maayos. Woman is a weaker vessel. As far as physical strength is concerned, woman is a weaker vessel. Pwede yung sinasabi ng mga feminists na whatever a man can do, a woman can also do. That's just not true. Buti pa si Rose Ann Barr. Sinabi niya na whatever a man can do, a woman can get another man to do even better. Ano kasi? Bidyan kasi, whatever a man can do, a woman can hire another man, another stronger man to do even better. Tapos that in a kiddish, joke context, there is really truth. There is really truth in that. Ano sinabi ni Albert Barnes? An equal, as far as being value in the sight of God is concerned, an equal, a companion, a sharer of his thoughts. You cannot confide your problem to your poodle. You cannot confide. Sinabi ng mga individualistic Western countries, individualistic countries. Sinabi ng individualistic. That's the best part of it. I am living alone. I only have my cat. And whenever I have a problem, I talk to my cat. Now, will your cat talk back to you and give you counsel as to what you're going to do? That's not the design of God. For God created us a social being, but our socialization is not in the context of animal world. Ang ating social being ay sa kapwa tao. God provided the woman a sharer of his thoughts, his observations, his joys, his purposes, his enterprises. And when we say enterprises, hanap buhay. Ang babae ang katuwang ng lalaki. Huwag kong sabihin ng babae na wala akong career dahil sa iyo. Giving up ko ang aking career dahil sa iyo. Huwag kong sabihin ng babae na para bang ang husband niya ang hadlang sa kanyang career. Kasi ang woman doon, ang career ng woman ay magiging helpmate or assistant sa husband, sa enterprise. Kaya, hindi po yung tipong katulong ang wife kung pinag-plansya niya ng damit ng kanyang husband. She's just fulfilling her God-given career, her God-given role. Siguro kung I don't know to what extent has the United States of America declined so much. So I do not know what will be their take. If I will say these things, perhaps siguro women organizations sa America yung magsasampa sa atin ng kaso for discrimination, for proclaiming these things in public. Thanks be to God, we are here in the Philippines. But that is really a twisting and perversion of the order of God's creation.
Sabi pa ni Matthew Henry, that the woman was made of a rib out of the side of Adam, not made out of his head to rule over him. Kala natin yung pelikula ang original dito, no? Si Matthew Henry po ang original dito. Pero yung mga director sa pelikula ay nagbasa ng komentary ni Matthew Henry. Nor out of his feet to be trampled upon by him, but out of his side to be equal with him, under his arm to be protected, near his heart to be beloved. Adam lost a rib. So, nawala nga yung isang tadyan ni Adam. And scientifically speaking, kulang talaga ng isang rib ng lalaki. Kulang. Adam lost a rib, and without any diminution, walang reduction to his strength. Hindi naman nabawasan ang kanyang kalakasan nung tinanggal yung isang tadyan ni Adam. Without any diminution to his strength or comeliness, or doubtless, the flesh was closed without a scar. Diba? Pinaghilom ng Panginoon yung sugat na walang scar. Tekla. But in lieu thereof, he had a help meet for him. So nawalan siya ng isang portion. Ang bumalik naman sa kanya ay mas higit pa sa tadya. Yun ang sabi ni Matthew Henry. Nawalan siya ng isang kapiraso sa kanyang katawan. Ang bumalik sa kanya ay higit pa sa isang kapiraso sa katawan. Kasi naging makata na si Adam, nakita niya si Eve. This is now the bone of my bone and the flesh of my flesh. He burst into poetry. So God made up for the loss of one part, and the making up of God is far, far greater than that one part na nawala sa iyo. Kaya husband, huwag din po ninyong ituring ang inyong wife lahat lang sa inyong mga ambition at pangarin. And what I mean by that is, may mga gustong gawin ng husband, sinasabay ng wife. Kasi ang wife na ang katulong, nag-assist. So, ang iniisip ng wife ay ang kapakanan ng husband. Kaya ang husband, madalas ay matigas ang ulo. Pag sinasabay ng wife, ay nagagalit. Nagagalit. Pero bakit pa sinasabay ang husband ng kanyang wife? Dahil ba iniisip ng wife ang kanyang sarili? Hindi. Iniisip ng wife ang kanyang husband. Hindi mapapahiya na ma-maintain pa rin yung dignity. Kaya pareho po ang husband at wife mo matitigas ang ulo. What is marriage? Marriage is a union between a man and a woman. Ito lang na eh. Marriage is a union between a man who is a sinner and a woman who is a sinner also. Dalawang makasalanan nagsama sa isang dibdib, clash. Biyaya ng Panginoon na nagsusustain sa ating mga marriages. What is a family? A family is composed of father, mother, and children. Lang. It is composed of a father who is a sinner, a mother who is a sinner, and two children, kung dalawang anak na makasalanan din. Apat na makasalanan sa isang buhay. Biyaya ng Panginoon ang ating kinakailangan upang ating family ay tumayo sa harapan ng Panginoon. The fact of the sinfulness of human beings na nagsasama sa isang unit called family, and the impossibility of it surviving without the grace of God should cause us to pray even more for our marriages and to pray even more for our families. Yun po ang dapat natin sa alam-alam. Okay, sabi pa ni Matthew Henry, what God takes away from His people, He will, one way or another, restore with advantage. General application ito. Hindi lang nagpipinpoint sa nangyari kay Adam, merong nawalang portion, pero ang bumalik ay mas higit pa sa nawala. This is general. Itong mga bagay na nawawala sa atin, sa kalooban ng Panginoon, huwag po tayo magpanik. Hindi mo na pwedeng habulin yung ano. Hindi mo na pwedeng habulin yung 20 karat, 24 karat gold with diamond na worth 250,000 na nawala sa'yo. Dahil inuubot lang ang isang katlap sa double number. Huwag masyadong magpanik kasi kung lulubin ang Panginoon, hindi naman nangako na
babalik talaga. Kung lulubin, pwede, God is able to return kung ano ang nawala sa'yo, kung ito ay kanya, kung namasigit pa sa nawala sa'yo. Ang nangyari kay Job, di ba nawala sa kanya yung first set of blessing, and then, ano pa yun siya? Dakila na sa kanyang level bago pa siya sinubog ng ating Panginoon. Pero after sinaway siya ng Panginoon, nilubog ng Panginoon na na-restore ng mas higit pa. Minsan natin, hindi rin natin mahalin. We cannot judge a person kung bakit mamahalin ang brand ng kanilang community. We cannot judge. Capable talaga sila. Pero para sa akin, yung alaas na 150,000 pesos na equivalent na siya ng isang maliit na kubo kung papatay yung kabahay o itibuntirhan sa habang buhay. Tapos, kwintas lang, parang para sa akin, sa level lang sa akin. I don't see any practicality because I'm not capable. Para sa mga capable, we cannot judge them. What's important is we do not spend beyond our means. Dahil ministry-minded tayo, mas marami pang dapat paglaanan sa ganoong halaga kaysa sa kwintas. Maraming gawain pa para sa ating Panginoon na maaaring lumawak pa ng gusto without amount kaysa sa spend lang sa isang bagay na hindi naman nakakapagdagdag sa ating kapugihan ng ating susunod sa ating katabay. Ano pa rin? So, it's just a matter of perspective that we do not judge. But as a pastor, this is to align our stewardship of what we have according to biblical perspective. According to biblical perspective. Much more can be done with your 250,000 pesos than to spend it in just one piece of accessory na isasabi mo sa iyong katabay. So hanggang dito na lang po tayo, hindi natin natapos ang paragraph 1 sa ating confession of faith. At sana po ay nangusap po ang Panginoon sa atin, especially yung necessity na ating ipanalangin ng ating mga marriages, ng ating families, sapagkat tayo ay mga makasalanan. Kinakailangan natin biyaya ng Panginoon upang makasurvive ng ating marriages, ng ating families. At sa mga wala pa sa Panginoong Jesucristo, walang perfect family dito sa mundo. Soon and very soon, there is a perfect wedding feast sa pagbalik ng ating Panginoon wherein Jesus Christ as the bridegroom ay ikakasal sa kanyang iglesia. Yun po ang perfect wedding. People of God, the bride of Christ will spend eternity with our bridegroom. Will you be part of that number? You will, if you will repent of your sin and turn to Jesus Christ as Lord and Savior. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa biyaya ninyo sa umagang ito. Naway kinausap po ninyo ang bawat isa sa amin. We pray that you will be with us. Bumaba ang banal na Espiritu sa pagtitipo namin mamaya sa pangumagang panambahan. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. See you at 10:15 para sa ating